Magandang araw mga ka-eShop. May gagawin tayo. Ito Samsung. Problema nito, may backlight, walang picture. Pero galing to sa kabila, na-check na daw niya to. Pag tinanggal daw yung isang ribbon, normal daw yung isa. Yung isa ang may problema. Pero hindi niya nakakuha yung sira. Kaya dinala niya ito dito sa ating shop. So try natin kung makukuha natin yung ganitong problema. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At sa mga nag-subscribe na at sa mga nag-support sa aking channel, maraming salamat sa inyo. So try natin tong unit na to kung magagawa natin. Nagbe-blink yung ilaw niya. So, nawala na yung blink. Tingnan natin. Yun. May backlight siya. Pero walang picture. Buksan natin. Bali, yan yung model niya. Samsung model 39. Ito na. Nabuksan na natin yung unit. Yan yung mainboard niya. Tapos yung tikon niya ay ganito yung ginamit niya. Tapos yung power supply naman niya ay ganyan. So ang problema nito ay nasa tikon daw. Pag tinanggal yung isang channel, yung isang ribbon daw, normal yung kabilang screen. So try natin. Maghahang lang tayo ng isa dito. Bali, hindi na muna tayo magsusukat ng supply dahil na-check naman daw niya ito. Okay naman daw yung supply. Ang problema lang talaga ay walang display dahil sa LCD siguro ang problema niya. So ayan, inhang natin yung isang side. So wala. Walang display. Ulit. Saksak ko ulit. Para makita niyo. Yun. Ganyan lang siya. Nung tinanggal natin to, ganun lang yung naging resulta sa screen niya. So ang susunod nating gagawin ay tatanggalin din natin yung kabila. Okay pa naman yung mga ribbon niya. So ito babalik natin. So ito tinanggal natin yung kabila. Tapos binalik natin yung una nating tinanggal. Testing ngayon natin. Ayun. So, yung itong side na to ay normal. Nakita nyo, normal siya. Wala din siya flicker. At normal yung picture niya dito. Pero parang may napapansin ako ritong kakaiba. Medyo madim yung gitna niya. So, lagyan natin muna ng display to. Titingnan natin kung madilim. Dahil pag madilim yan, may kakaibang gagawin dyan. Kung madilim yung isang side niya, may gagawin tayong kakaiba dyan. Dahil may problema yung salamin natin. Ba't walang picture? O, wala. Ayusin ko lang. So, ito mga ka-eShop. Talagang may problema yung unit na ito. Yan, no? So, napansin nyo yung side na to maliwanag. Maliwanag yung side na to at ito medyo madim.
Pero yung backlight natin buo naman. Ang tatak ng unit ay Samsung. So sa ganitong problema, marami na tayong na-encounter na ganitong problema na napapagana natin sa tape method, pero madilim yung isang side. So pag ganito ang problema niya, may gagawin pa tayo dyan para mag-normal yung picture nito. So try natin to, mag-tape method muna tayo, saka natin tatanggalin yung madim na picture. Ito ang madilim, oh. So ito maliwanag, madim. O gusto nyo, unahin muna natin yung madilim. Pag naayos yung madilim, baka mag-normal yung screen natin. So yun na lang muna siguro gawin natin, yung dim muna ang babaguhin natin. Tapos pag sira pa rin yung isang side natin, doon na lang tayo mag-tape nito. Pero sa ganitong problema kasi, mas maganda makita ito pag buo ang screen habang ginagawa natin yung trouble na madilim yung kalahati. So try muna natin i-tape para mas maganda makita nyo yung gagawin natin mamaya na may picture, para makitang-kita nyo yung pagbabago ng screen pag yun ang ginagawa natin. Yun lang, na-try na natin mag-tape sa mga signal. Mga signal niya, binlock na natin. Walang nangyari. Ganun pa rin siya, blanco pa rin. So, talagang mabigat nga ang problema nito. Dahil blanco pa rin siya. Try ulit natin na nakahang yung isang side. Kung magbubukas siya ng normal pa rin yung kabila. So, bumubukas talaga yung kabila natin. Yun, oh. So, gagawin nga natin ay tatanggalin muna natin yung madilim na side. So, yun muna ang gagawin natin. So, ito na. Binuksan na natin yung unit. Tinanggal na natin yung frame. So, yan na yung LCD natin. So, yung LCD nito ay mayroong dalawang magkabilang side na cop. So, ito, tatlong cop. Saka, tatlong side cop din sa kabila. So, magkabilaan ang side cop nito. So, pag ganito ang problema, magkabilaan ang side cop. Tapos, ang problema nito ay itong side na to. Tapos, yung picture niya, madilim yung kalahati. Tapos, doon, maliwanag. Siguro, sa mga nakakaalam na nito ay alam na nila kung anong gagawin ngayon natin. Pero sa mga hindi pa nila kabisado ito, medyo mahirap itong gawin na ganitong klase. Normal siya, oh. Tapos madim dito. Tapos yun, nagsha-shutdown na rin siya. So nagsha-shutdown siya, namamatay din siya, nawawala din yung display niya. Tapos itong side na to ay buo, wala namang spot. Dapat sigurado kayo na yung side na to ay walang spot. Dahil pag may spot yan, tapos nagbawas tayo, pwedeng hindi na natin mapagana yung unit. Dapat sigurado tayo na malinis yung side natin dito. Kasi ito yung good, eh. Dapat sigurado tayong malinis yan. Walang spot tayo makukuha dyan. So malinis. Tapos ayan, nag-shutdown na naman siya. So namamatay yung screen natin. Kumbaga nagpo-protect siya. Dahil sa LCD siguro nito talaga ay damage na. So ang gagawin ngayon natin, ito na tayo. So itong side na to buo, itong side na to may problema. Tapos yung kalahati ng picture natin medyo madilim, pero buo yung backlight natin. Ibig sabihin may problema yung isang side natin talaga. Pag medyo madilim yung kalahati tapos maliwanag yung pinakasulok,
Ito, malinaw eh. Pero pag banda dito, medyo madim. Tapos yung kalahati natin sira. So, mag-iisip na tayo kung anong problema. Kung saan tayo magsisimula. Pero itong unit na to, itong LCD na to ay magkabilaan yung side ko. So, may signal pa dito na papasok. May signal din dito na papasok. So, ngayon ang problema, yung signal na pumapasok dito, ang side na to ang may problema. So, gagawin ngayon natin, ito na yung gagawin natin. Bali, tatry natin tong tatanggalin yung cock niya. Pipitasin natin tong cock na tatlo. Kasi mayroon pa naman siyang natirang tatlo sa kabila. Huwag lang kayo magpitas ng cock na ang cock ng LCD nyo ay isang side lang. Pag pinitas nyo yun, wala na. Wash out na yung LCD natin. Sira na. Pero ito, dahil magkabilaan yung cock nito, ito good, ito bad. So, dito tayo magpipitas ngayon ng cock. So, ito, tatanggalin natin yung cock na to. Yan, tanggal na. Tapos ito, tanggalin din natin. Tanggal na rin. Tapos ito, pipitasin din natin to. So, pitas na lahat. Testing ngayon natin kung ano ang resulta niyan. Kung may pagbabago ba o lalong nasira. Tingnan ngayon natin. Yun, napansin nyo, na-cleared na yung screen natin dito. Pantay na yung liwanag. Yun o. Maganda kasi sana dito yung umaandar siya, nagpipitas tayo kasi makikita nyo yung pagbabago. Pero dahil nagsha-shutdown din yung screen natin, hindi na natin nagawa yon. So ngayon, pantay na yung picture o. Clean. Malinis na. Pantay na yung liwanag. So gagawin ngayon natin, tatry natin kabit yung ribbon na to. Titingnan natin kung magno-normal. So ito na, nalagay na natin yung ating ribbon. Parehas na nakakabit. Tapos ito good, ito bad. Ito yung pinitas natin. So maraming nakaka trouble na ng mga ganitong trouble. Alam na nila ito. Alam na nila yung mga problema na ganito. Dahil matagal na rin ang trouble na ganito. Kaya lang, madalang lang talaga. So, matagal na rin ako nagka-trouble ng ganito. Tapos, ngayon ulit ako nagka-trouble. So, wala pa naman siguro isang taon. So, ayan yung pinitas natin. Ngayon, wala tayong binlock, wala tayong tinape dito. Kasi kanina nung ginawa natin, nagtitape tayo, na hindi pa natin pinitas yung ribbon. Wala talaga siya picture. Hindi talaga lumalabas yung picture niya. So, ginawa natin, inhang na lang natin to, tapos tinry natin ulit. So, normal naman yung kabila. Pero oras na mag-tape tayo dito, kinabit natin yung ribbon, talagang hindi lumalabas yung display. So, yun ang mahirap na trouble. Dahil pag nag-tape ka, wala ka rin makikita kasi blanco pa rin yung screen. So ang ginawa na lang natin, nagpitas na lang tayo muna. Kumbaga, tinanggal muna natin yung dalawang side cup dito, yung tatlong side cup, tinanggal natin, ito yon. Tapos ito testing natin. Wala tayong nilagyang tape, wala tayong binlock sa tikon natin kasi nga kahit nag-block naman tayo kanina, ayaw pa rin. So, ayan siya. Nakita nyo, full screen na siya. Oh. At, wala tayong binlock. Ang ginawa lang natin ay, binawasan lang natin yung side cup. So, yung side cup na to, dito nakakabit. So, ang naiiwang side cup na lang, ito, yung tatlo. Yan, yung tatlong yan. So, ibig sabihin, ang problema niya, nasa side cup. Ang problema, wala sa blocking dito sa
signal sa Tikon. Wala, walang problema dito. So, okay na siya. Ayan na. So, ito lang yung may problema. Nagtanggal lang tayo nito. Tapos, okay na. Yun, no? At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat sa inyo. So, ito na. Nakabit na natin yung frame. Yan. Okay na siya. Okay na. Ayos na. So, yan na. So, nangyari dito ay wala tayong nilagay na tape method. Wala tayong tape method na nilagay dito. Kahit dito, wala rin. So, ang ginawa lang natin ay nagbawas lang tayo ng side cop dahil sure tayo na yun yung may problema. Sa mga gagawa ng ganito, trouble, pag hindi kayo sure, sa pagpipitas kasi ng side cop ay napaka delikado. Pag hindi ka sure, huwag mo nang gawin. Kasi pag napitas mo yun, wala nang balikan yun. Hindi mo na pwede ikabit yun. So, pag mali yung napitas mo, wala na. Sira na unit mo. So, sa mga gagawa ng ganitong trouble, isip, mag-ingat, at siguraduhin na yun ang sira. So, tatakpan lang natin to, tapos testing ulit natin. So, ito na. Titesting na natin yung ating Samsung 39 inches. Saksak ko lang siya. Ayan, umilaw na siya. Nagbiblink na dito. Yun, tumunog na yung sounds. At lumabas na yung display. Yun, no? Full screen na siya. At same na malinaw. Walang dim. Hindi madilim. So, yun lang ang naging problema niya. Side cough problem. Okay na siya. So, kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Sa magandang araw mga ka-eShop. Shout out sa inyong lahat. Yan, shout out. So, maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. At sa mga may time dyan na makapanood pa ng ibang mga repair, maraming mga nagko-comment dito na mayroon din silang mga channel. So, pag may time kayo, puntahan nyo rin yung mga channel nila para mapanood nyo rin yung mga video nila at pwede rin makatulong ito sa atin. So, shout out sa inyong lahat. Medyo mahaba-haba to. Ayan, lahat na sinyout-out ko na para walang magtampo. So, lahat ng nag-comment dito ay shout out sa inyong lahat. Okay, shout out sa inyong lahat mga ka-eShop.